actual footage doon ng ano of Dubia giving birth. Iyon, nakakatuwa, oh, ayan na. Ang actual footage po ito, mga kaibigan, ng isang female Dubia giving birth. Ayan, oh. Parang tumatahi lang siya, pero ito talaga yung mga kachilax, no? Ang kulit lang, eh, no? At alam nyo ba, unlike sa mga ipis, ito hindi na ito nag-iitlog. Rekta na agad na ano to, na Dubia agad na malip. O yung nymphs na tinatawag nila. Hintay lang natin. Mukhang ano, ah. Ito yun, oh, boy. Lalabas yun. Konting irin na lang, boy. De, joke lang. Pero ito talaga yun, oh, mga kachilax. No? Yun, oh. Actual. Yun na, konti na lang. Konti na lang. So, yun, oh, nakikita natin dito na ito. By the way, yung mga may linya-linyang mga ipis na yan, yan yung female. Tapos, paano malalaman pag male siya? Male yung isang ano. Ito yung katulad nito, yung parang ipis sa bahay. Yan, yan yung male na Dubia. O, oh, diba? Malapit na. Malapit niya may iri. Yung isa, yung ipis na nakikita na parang ipis sa katulad sa bahay natin, yan yung male na Dubia. Itong may line-line, ito yung female na Dubia. No, ulitin ko lang, no? Sila, pag nanganak sila, hindi katulad ng ipis na alam natin na may itlog. Ito, wala tong itlog, no? So, yun, no? Tsaka gusto nila sa mga madidilim na lugar. Tiyan mo, nagsisiksikan sila. Kaya ginamit ko dito ay egg tray. Yan, no? Para magtago sila. Kasi pag hindi sila nakatago, kunyari wala silang taguan, nai-stress sila. Yun, no? Tago. Hanapin natin siya. Manai-stress na yan, no? Yan, no? Lalabas niya na yan. Konti na lang. Iluluwal niya sa mundo. Tiyan mo. Parang may mga ano yata, may iluluwal niya na sa mundo. Koti na lang. This is Discovery Channel 101. So, yun, no? Kung may, ano, may itatanong kayo sa akin regarding sa mga pagkikip ko ng mga ganito. Ito, pwede nyo naman ilagay sa comment section, ha? Ito, isa to sa mga feeders ko. Mamaya, maglilinis ako ng mice. Galing yun, no? Ito yung mga maliliit, oh. Yan yung pinapakain ko dito kay Charlie Put. Ito si Charlie Put, nakaabang na, eh. Yan. Pero, actually, pag araw-araw ko pinapakain si Charlie Put ng mga ganito, maubusan din ako ng supply. At alam nyo ba, mga kachilax, itong mga Dubia na to, lalo-lalo na itong female na Dubia na to, matagal silang maging mature. Sobrang tagal nilang mag-mature. Siguro, abutin ka ng buwan. Kaya kung ikaw ay nagsisimula pa lang dito or magsisimula ka pa lang dito sa ganitong hobby or pagbibreed ng Dubia, bumili ka na ng mga siguro mga adult na Dubia or breeder na Dubia para ano, konti na lang yung ano mo, yung pasakit mo kumbaga sa pag ano, pagbibreed nito or pagpapalaki ng mga Dubia into ano, yun o, ganda no, so antagal. So, parang ha, magiging video pa yata to ng ano, ah. Ayun, oh. Basta yun na, malapit niya ng iire. At alam ko, mga kachilax, parang araw-araw sila naggaganyan or every other day sila naglalabas ng mga anak nila. Kaya, kunyari, meron kang mga breeder, kunyari, mga siguro 30 pairs lang na ano. Ano yan, eh. Parang dadami rin sila, katulad nito. Parang halos lahat natira na lang sa akin, mga breeder, eh. Ay, oh, mga breeder. Pero yung mga maliliit ko, ayan, oh, ang dami kong maliliit. Kasi nga, parang every other day sila. So, ang tip ko sa inyo, mga kachilax, ay, tawag dito, bumili na kayo ng mga breeders. Ulitin natin, para mo malalaman kung ano, breeder na sila or adult na nadubya yung nabili mo. Pag ganiting kulay or ganiting itsura, mga kachilax, female yan. Temo nga, oh, may lumalabas sa kanya, no? Pero yung pag yung ipis na katulad nito, yung ipis parang ipis bahay, yan, ito, ipis bahay, yan yung male na Dubia. At don't worry mga kachilax, hindi to nangangagat. So yan o, ito nga pala yung setup ko. Tingnan mo ito, gutom na to, abang na eh. So yun, teka lang, lapit na ba? Ang tagal naman. Ang tagal, no? So yan yun ng ano natin, no?
Yan, tapos pinapakain ko lang mga carrots. Eh, yan. Tapos, pag ano na siya, magiging tubig-tubig kasi yan, mga kachilax. Kailangan yung tanggalin kasi pag hindi nyo tinanggal, mamamatay sila at mababasa sila. Once na nabasa sila, madali silang, ano eh, mabilis lang sila lumambot yung katawan nila. At eventually, mamamatay sila. So, ingatan nyo. Yan. Pag naubos na nga tong carrots na to, papalitan ko na naman. Puro carrots ako eh. And, kunyari, bakit hindi mo pinapakain to ng mga gulay? Kasi naniniwala ako sa science, sa concept sa science, na yung ano, tawag dito, rule of 10. Yung sa food pyramid siya. Basta sa food pyramid, pwede rin natin sabihin na food chain, food web, basta energy, ano yan eh, sa consumption and transfer. So, kung ano kinain ng organism na yun, tapos kakainin din pala yung organism na kumain na yun, kunyari gulay. Yung gulay na yun, yung mga nutrition dun, yung ano yung minerals and mga ano dun, nutrients, matatransfer siya doon sa kumain, doon sa insekto or doon sa animal na kumain ng gulay, pero in a small amount. Pero paano, what if pag marami naman or araw-araw ko naman nagpapakain, definitely, matatransfer doon. So, yun o, mga kachilaks, no? Ako, mukhang isang oras pa yata to. Sige, dito na lang natin tatapusin. So, if you like the video, kahit ganito lang to, please like and subscribe to my channel para updated pa kayo sa mga ganitong kamunduhan, minsan ka-weirduhan or kahayupan. Pero yung may natututunan naman tayo. So, yun. Peace out. Rawr.